What's up mga chi? Alright, so may dumating sa mail ngayong araw na to. And papaita ko sa inyo kung anong laman ng Google AdSense na pinapadala kapag monetized ka na. Para alam din ninyo ano yung ini-expect ninyo para sa mga vloggers or aspiring vloggers na gustong ma-monetize na din yung channel nila, patuloy na paggawa ng mga magagandang content, patuloy na pag-upload, ano yung aabangan ninyo once monetized na yung channel ninyo. So papakita ko sa inyo kung ano laman nito. And paano nga ba? Ano bang meron? Totoo ba na na-monetize ba yung mga content creators sa YouTube? Or ano ba? Hook lang ba yun? Or sabi-sabi lang? Parang TY-TY lang pag nag-upload ka ng content sa YouTube? Ito, malalaman natin dito, anong naman ito? And ano yung mga i-expect ninyo pag monetize na kayo? So tara, tignan natin. Okay, so guys, bago natin i-open to, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. We'll do more contents para sa mga information na mga gusto ninyo malaman. Sa mga aspiring vloggers, mga moto vloggers, mga riders, at yung mga viewers din, gawa tayo ng mga contents na mga gusto ninyo. And then, sana may like nyo din, like and share yung videos na ginagawa natin para at least sulit yung effort natin. So ito na, Google AdSense, andito yung details. Ayan, so papadala. And then, buksan na natin. Ayan naman ito. Actually, first time natin itong ano eh. Papadalan. Tagal ko din hinintay nito ah. So, mga parang almost 2 months ata mula nung nag-sign up ako sa Google AdSense, nakikita ko na kung magkano yung monetization na binibigay nila. Pero, since hindi pa nga dumadating to, hindi ko pa ma-confirm. So, okay, so ito na. So ayan, step 1, sign in to your AdSense account sa Google, google.com/AdSense with the email and password used during the application process. So yung ginamit ko nung first time kong in-apply itong AdSense account, yun din ang gagamitin ko para mag-login. Kasi doon, inaantay na nila ilagay ko yung PIN. So, pakita ko sa inyo. And then, step 2, click the gear icon and select payments. Step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So, pakita ko sa inyo. Kunin natin yung laptop and then focus natin yung video para makita ninyo kung ano ba yung sinasabi niya, saan ba yun at ano yung makikita doon. Okay? So, standby. Okay guys, naka-open na yung laptop ko and then i-share ko yung desktop ko or yung Google AdSense para makita ninyo paano i-navigate, saan ilalagay yung PIN na sinend nila and paano i-activate yon. So, anong mangyayari, anong laman ng AdSense account, so yung mga tabs nila and everything. So, ito na, i-an natin. Okay, sign in ka, punta ka lang sa www.google.com/AdSense. And then, type mo lang kung ano yung ginamit mo na email address to sign up sa kanila. And then, pag naka-sign up ka na, ito yung magiging homepage mo. So, nakalagay home, Google AdSense. So, nandyan. So, makikita niya din. Hindi pa rin naman ganun kalaki yung kinikita nung channel ko since nagsisimula pa lang din naman. Pero at least, meron ng right now balance na $15.27 sa Google AdSense account ko. Kailangan ay makikita ninyo sa taas, your payments are currently on hold because you have not verified your address. So, para ma-verify yung address, yun nga, sinesend nila yung AdSense PIN sa binigay mong physical address dun sa Google nung nag-sign up ka ng AdSense account. So, kung scroll mo sa baba, makita mo dyan, yan, to do, verify your billing address. We mailed you a PIN on March 27, 2021. So, nakita nyo naman, March 27, 2021 should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN we sent you. So, March 27 nila sinend. Anong petsa na ngayon? April 22. So, not bad. Hindi na lumabot ng 1 month bago dumating yung PIN. So, sumahan niyo ako. Let's put the PIN na dito para ma-verify na natin. Okay, so, verify. Can click in verify. You'll find the 6-digit PIN in the letter we sent you. So, eto. Yan. Yung dito sa AdSense na
sinend nila, lagay natin yung 6-digit na PIN. So, sana tama. Yes! Okay. So, your billing address has been verified. Okay. So, dapat mawala na yung ano, yung payments are currently on hold. Minsan, kailangan din nila ng ano, mga siguro ilang hours or hopefully, hindi naman umabot ng days bago mag-reflect or mag-refresh dun sa mga servers nila na na-verify na natin yung PIN. So, just refresh lang natin. Tignan natin. Okay. So, nawala na siya. So, ibig sabihin, all access na tayo sa Google AdSense natin and monetized na yung YouTube natin. Makikita ninyo sa left side, meron din yan. Ads, may sites. So, kung kunyari, meron kang sariling website na gusto mo lagyan ng ads, pwede mo din i-add dito sa Google AdSense mo. And then, maglalagay sila ng mga strategic ads para doon. And then, imo-monetize din nila yung website mo o yung Google AdSense account mo. Okay, so siguro ang tatanong kayo, kung monetized na ako, monetized ka na, paano nagbabayad si YouTube? Or ano yung way niya para ibigay yung monetization mo? Pwede bang Palawan padalayan? Pwede ba yung wire transfer? Pwede ba yung bank transfer? Tingnan natin. So, ito, nasa Google AdSense account pa rin tayo, naka-login pa rin tayo, and then click niyo yung payments, makikita ninyo. So, transactions, sa inyong monthly na, yung mga previews. So, makikita ninyo, Feb 1 to 28.63 cents pa lang naman siya, kasi wala pa naman akong video din na ina-upload nun. Or, wala pang video na maayos na napapanood yung mga viewers. So, hindi pa masyadong umaakyat yung monetization natin. So, sa right side, yan, how you get paid. So, makikita nyo dyan, pag kinlik nyo, add payment method, add new wire transfer details. So, pag kinlik natin yan, lalabas yung beneficiary ID, name of bank account, bank name, SWIFT BIC, account number, and then yung account number ulit. So basically, ito yung way ni YouTube or ni AdSense kung paano ito transfer yung bayad sa bank account ninyo. So, or yung bank-to-bank transfer. Pero since international si YouTube, so wire transfer ang term na ginagamit natin para doon. So ano pa yung other payment method? Check natin ulit. So add payment method, check details. Ayan. So, pwede ka naman nilang isuhan ng check. So, mangyayari niyan, isesend nila sa'yo yan via mail. So, snail mail ulit. Yung parang ganito. Papadala nila sa'yo. So, medyo matagal. So, mas maganda, syempre electronically, mas mabilis yung transfer ng, ano, ng payment sa inyo. Kunyari, magbabank. Bank transfer na lang kayo. So, yun yung dalawa na payment methods na pwede kay YouTube. So, click ulit natin yan. Baka may na-miss pa tayo. So, yan. Wire transfer details is yung bank-to-bank transfer. And then, yung new check details, yan yung pwedeng isend sa inyo via snail mail or yung sulat-sulat lang talaga. And then, pupunta kayo sa banko, i-deposit ninyo or i-encash ninyo. Medyo mas matrabaho instead na yun nga. Tigay niya lang ninyo yung bank details ninyo, kung ano man yung bank ninyo, pwede naman yan. Lagay nyo lang doon para sila nang bahala, pasok na lang nila sa bank account ninyo. Instead na naghihintay kayo ng matagal bago nyo ma-receive kung yung cheque na napayad sa inyo ni YouTube. Yun yung mga payment methods niya. So, at least yung part na yun, nasagot din natin kung paano ba tayo binabayaran ni YouTube pag monetize na tayo. Okay? So, ganun lang kasimple yung pag-i-enter ng PIN at pag-verify ng Google AdSense account mo. Actually, ano lang, yung pinaka-hardest part lang talaga would be to gain yung first 1,000 subscribers mo. First of kayo. So, thank you sa inyo sa pag-support, sa pag-papanood, pag-like, pag-comment, pag-share, and syempre, pag-subscribe sa channel ko, Chino de Dios. Kung di din dahil sa inyo, hindi rin naman tayo mag-monetize. So, yun lang. Pag-create ng magandang, maayos na content, informational content, hindi yung tipong parang nakakapag-video ka lang, and then in-upload mo na, and then naasahan mo mag-subscribe, papanoorin yung video mo. Talagang ano to, kumbaga, parang trabaho din siya. Magsushoot ka, magbi-video ka, mag-i-invest ka din sa ano mo, sa gear mo, yung camera mo. Pwedeng camera mo, pwedeng ano lang, pwedeng yung cellphone mo lang, maayos naman yung mga cameras ng cellphone natin. Maayos na mic,
para naririnig ng maayos. Katulad nito, naririnig ng maayos yung boses ninyo pagka nagva-vlog kayo. And then yung editing, yan yung editing portion nung pagva-vlog, medyo time consuming siya. Siguro nga 2 to 3 hours ang i-invest ninyo sa pag-edit. Depende syempre sa content ninyo. Pero again, kung gusto ninyo maging successful vlogger or ma-monetize yung video ninyo, kailangan din talaga mag-invest kayo ng effort and give the value sa mga viewers at mga subscribers natin. Automatic naman yan. Pag nagustuhan nila yung content, magsasubscribe sila sa inyo, and then pag nag-upload kayo ng bagong video, inaabangan nila yan. Once you upload, papanoorin din nila uli yan. And the cycle goes on. So, good luck sa mga aspiring vloggers katulad ko. Sana soon ma-monetize din yung mga video ninyo and masuklian din yung efforts ninyo. Tuloy-tuloy lang tayo. So maraming salamat. Again, if you like this video, kung may natutunan kayo, please don't forget to click that like button. If you're not subscribed to my video yet, subscribe kayo. Gawa pa tayo ng mga bagong contents. And kung okay lang po, you can also share this sa wall ninyo or sa Facebook or sa kung ano man yung social medias na gamit ninyo. Para at least kung meron tayong mga friends na gusto din na matuto kung paano ba yung monetization, ano ba yung YouTube monetization na yan? Ano ba yung Google AdSense na yan? Yun, kung share nyo, malalaman nila. So, again, maraming salamat po and magkita tayo sa susunod na video. Thank you!